Nagbabalik ang PTV balita ngayon. Mahigit 11,000 housing units ang target ipatayo ng pamahalaan sa Camarines Sur sa ilalim ng pambansang babahay para sa Filipino Housing of 4PH. Ngayong araw, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony ng naturang proyekto na layong makapagbigay ng maayos at disenteng bahay sa ating mga kababayan. Ayon sa Pangulo, magandang lokasyon ang housing project, lalo't malapit ito sa mga paaralan, trabaho at mga pasyanan. Kasama rin sa pagpapasinaya sa proyekto ang Department of Human Settlements and Urban Development at Provincial Government ng Camarines Sur. Isang Pinay ang nagbayad ng 170,000 pesos para lang makalaya matapos siyang ma-scam sa online betting company sa Myanmar. Ayon sa Bureau of Immigration, nirecruit ang Pilipina ng isang Mel at Sam sa Facebook at nangakong magkakaroon ng trabaho sa call center sa Thailand. Nang nasa Thailand na, ibiniyahe siya pa Myanmar at doon pinagtrabaho sa online betting company na target ang mga Indian national. Humingi siya ng tulong sa Philippine Embassy at nakalaya kapalit ng pera. Mababatid na bawal sa Myanmar ang sugal kung saan hanggang 5 taong pagkakakulong ang parusa sa mga lalabag. Samantala, alamin natin ang mga balita mula sa PTV Davao. Magandang hapon, Roda Hernandez. Dakang salamat, Naomi. Napili isip chairperson sa Regional Peace and Order Council kon ARPOC 11 si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Human kini gi-appoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Si Mayor Baste kinsa first termer nga mayor sa Davao City mugunit sa maoposisyon sa unang higayon. Taha sa ARPOC mo ang pagmugna sa 3-year peace and order plan nga gilangkuban sa Comprehensive Development Plan ingon man diskusyon sa mga nagunang issue nga makaapekto sa peace, order and public safety sa Rehiyon 11. Pinagi sa Special Action Committee adunay gahom ang ARPOC nga makarekomenda og mga lakang nga dunay kalabutan sa peace and order situation sa ilang mga ginsakupan panahon sa emerhensiya. Dako sab ang pagsalig sa mga naglangkob sa security sector sa Rehiyon 11 sa kapasidad ni Mayor Duterte kinsa mo'y Vice Mayor Sab dihang nakabot sa Davao City ang insurgency free status ni ini kaniya tung niaging tuig. So of course we expect na kung ano yung mga gains natin that we've been accomplished no or na-accomplish natin for the past year no is we'll be able to sustain, no? Of course, with the leadership of our new RPOC chairman. Sure, Mayor Duterte, Baste Duterte will be can handle the job well, no? At syempre, ang Davao City kasi marami na siyang experience dito. Subay sa pag-obserba sa Women's Month karong bulan sa Marso, usa ka exhibit ang giablihan sa Davao City kaniadtong Martes, ding gibida ang dul-an 100 ka mga painting nga hinimo mismo sa mga babaeng persons deprived of liberty kon PDL sa Davao City Jail. Gitawag kining Kalayaan Arts Exhibit. Mga obrang simple apan lawom ang mensahe sa mga painting sama sa nagpakita sa kasubo sa usa ka inahang nahilayo sa iyang mahal sa kinabuhi. Babaeng gimingaw sa kainit sa gakos sa iyang mga anak ug mga nahimong dakong kontribusyon sa mga kababaihan sa komunidad. Sumala sa Mindanaoan artist nga si Kublai Milian, gipailawom nila sa workshop kung training sulod sa kapin usa ka bulan ang gatusan ka mga babaeng PDL ug tinguha sa aktibidad nga makatabang sa pinansyal nga panginahanglan sa mga PDL. Nang hinaut sab si Milian nga mas dagham pa ang mga artist ang mutawang kanila sa ilang kausa sa paghatag o paglaom sa mga PDL. Sa akong experience na dugay na kayo nag-stay dito, marag gusto na ako na marag kung pwede lang i-turn back ang time, kung pwede lang na mabuhat para mapadali ang time, ana, para maging okay na unta ang future. Pero guwapo kayo siya na experience sa mo. Then ang katong isa na ako na painting is about love. So self-love, self-care, ana, more on women empowerment. We believe lagi na kanang bawat isa ka tao, no, kanang creative gid ta, no, especially when lalum ang imong giagihan, musamot og kagawas ang imong talent, no. So kwan siya kanang mo nang gwapo kayo ang gawas sa show, no. Okay, ang but more importantly other than the sale is for them to express
na tapos we always pinasulti namo dito na find hope, no? Find hope and find meaning sa inyong mga trabaho. Mokad to mga nagunang balita din sa PTV Davao. Ako si Rhoda Hernandez, balikan ni mo Naomi. Maraming salamat, Rhoda Hernandez. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at ilike kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon!